dumating na nga po guys ang pinakamatinding kinakatakutan ng kampo nila Duterte. Ito na nga po guys yung sinasabi ko sa inyong pinaka-nightmare, worst nightmare ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano yung nightmare na yan, Mima? Ano yung pinaka-nakakakilabot at kinakatakutan nila? Alam kong nangangatog na sila eh, kaya kung mapapansin nyo, diba, talagang every month, meron silang prayer rally. Diba? Kasi nga, nangangatog na nga po yung mga yan. And kita nyo naman po guys sa isiniwalat din ni Harry Roque na tumawag sa kanya si Digong na baka anytime ay hulihin siya. Eh syempre, ang mukha niya sa mamamayang Pilipino, matapang kuno siya. Wala siyang kinakatakutan, pero kita nyo naman guys, no, na nangangatog na nga po siya dito sa ICC. Ang ginawa ni Panelo, nilinis niya nga po yung kalat ni Harry Roque. Kasi yung mga ganyang usapan is privado po yan, na dapat sinesettle yan privately. Ang problema, binuking ni Roque na natatakot na nga itong si Digong. So ngayon nga po guys, eto na. Nag-set na nga po guys ng date. May petsa na po. Pero posible pa lang naman po ito, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Kasi kung matatandaan nyo, diba, noong December, ano yung sabi ni former Senator Antonio Trillanes, by the quarter of this year, kailan ba yung pinakagitna ng taon, kalagitnaan ng taon? June or July, diba? Pwede na pong lumabas ang formal arrest warrant. At ngayon, pinatunayan po yan ni former Senator Antonio Trillanes dahil mismo sa bibig niya na. Natin mismo narinig guys, maririnig, papanood ko sa inyo yung video na sinabi niya na sa kalagitnaan na nga po, June or July, posible na nga pong lumabas ang warrant of arrest, formal arrest warrant para dito kay former President Rodrigo Roa Duterte against dito sa kanyang ginawang kabalbalan sa crimes against humanity. So ngayon, panoodin niyo tong balita. Balitang pambansa. Posible walong maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kalagitnaan ng taon. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, damay rito ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte at iba pang mga personalidad na dawit sa war on drugs. Sa isang panayam sa One News, sinabi ni Trillanes na may komunikasyon sa ICC o may komunikasyon siya sa ICC mula pa noong preliminary examination. Posibleng sa Hunyo, Hulyo raw sisimula ng paghahay ng arrest warrant. Ilan pa sa mga iniimbestigahan daw ng ICC? Si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa at dating Presidential Aide Bongo. Nauna nang igiriit ni Trillanes na mahigit 50 manong aktibo at dating pulis ang iniimbestigahan ng ICC. Okay. Rinig nyo. So ngayon, bakit nga ba ito itinilakay? Bakit nga ba ito ikinontent ni Mima? Kasi ganito yan guys. Naririnig nyo ba na yung umuugong-ugong na balita? I think hindi nyo din ito narinig sa akin for the first time. I think narinig nyo na din ito sa ibang vlogger. Ano yung sabi? Ang target ng mga Duterte para paalisin, patalsikin sa pwesto si PBBM ay ngayong July. So ngayon, if you will connect the dots, meron talagang connection guys. Alam kasi ni former Senator Antonio Trillanes na malapit na nga. So natatakot na sila. Siguro sila din ata yung pinakaunang nakarinig na baka sa July ay mayroon ng formal arrest warrant. So that, yun na nga po guys yung target nila na dapat ngayong July mapatalsik na si PBBM. Makikita nyo ha, yung prayer rally nila. Samot-sari ang ipinupukol na issue. Kala ko nga guys, last bombshell na nila yung ano, yung April, 'di ba? Last bombshell na nila. Feeling ko natuldukan na itong sa ano, sa Pulveronic video. Feeling ko nga naglabas na kasi MPDEA, 'yun. Feeling ko natuldukan na. Kaso hindi pa pala. Ginamit nila ang power. Ginamit nila ang kapangyarihan ni Senator Bato de la Rosa. Ano yung ginawa? Nagpa-Senate probe
Pero guys, mapapansin nyo sa nakita nyong Senate probe, medyo hindi na-elaborate na adik nga ang ating presidente. Bakit hindi na-elaborate? Kasi itong si Bato de la Rosa, syempre guys, kailangan din niyang mamangka sa dalawang ilog. Although halata naman na scripted yung kanilang laro, pero ang ginawang Senate hearing ni Bato de la Rosa is pamamangka sa dalawang ilog. Kung kaya't nagalit yung mga DDS sa kanya kasi hindi na pursue nga. Hindi talaga nadikdik na addict itong si PBBM. So ngayon, another set of drama si Maricel Soriano a-attend na. Para yun nga yung pinakaabangan natin ngayong May 7. Anyway, yun na nga po guys. Pansin nyo yung pattern. Diba? Yung way na sinasabi nila na may addict tayong presidente, pwede po nila yung ipang counter-attack sa ating presidente. Gusto nila na nilang i-portion na yun. Gusto talaga nilang idikdik. Bakit? Kasi yun po guys yung pwede nilang magamit. Yun po guys yung huling alas nila na pag mapatunayan nilang adik si PBBM, reason na po yan para patalsikin itong ating presidente. Diba? Kasi yun na guys yung target nila eh, na mapaalis si President Marcos kasi nga malapit na po ang paglilitis. Malapit na po guys ang hulihan. Diba? Kung kaya todo trabaho sila, double timing nga sila guys eh. Hard time, talagang work talaga, work sa mga paninira. Nag-hire na sila ng trolls. Bakit sila nag-hire? Kasi para po lumakas ang boses nila na meron tayong presidenteng adik. Diba? Ganun kasi guys yung ano nila, yung objective nila. Kaya nga itong ano na to, itong Senate hearing na ni Bato, actually hindi naman to guys kapatol-patol. Pinatulan nila kasi nga nakikita nyo naman yung objective na pagmukhaing adik itong si President Marcos, even though yung PDEA document is hindi naman po kapanipaniwala. Nandiyan na mismo yung totoong PDEA. Ngayon nga lang ako guys na nagulat na meron tayong PDEA. Nandiyan na mismo yung totoong PDEA. Tapos pinapaniwalaan pa ni Bato de la Rosa itong dokumento ni Morales na ang reason daw kaya niya pinapaniwalaan kasi may puncher. Binutasan daw po guys ng puncher. Ganon po kababaw. Magpa-Senate hearing ka na lang nga, Bato de la Rosa. Nangingibabaw pa yung pagiging bobo mo. Diba? Although nagamit dito si Bato de la Rosa, pero ang nangyari sa kanya guys, political suicide. Yes, syempre, kailangan po eh, sacrificial lamb. Itong si Bato de la Rosa. Manalo man to sa hindi, sa midterm election, as far as my concern, kasi yung objective nila, dapat magmukhang adik na si President Marcos para mapatalsik na sa pwesto. Wala na silang pakialam, manalo man si Bato de la Rosa or hindi. Basta yung objective nila, yung goal nila, maipursue nila na masabing adik itong si PBBM para maging presidente na nga itong si Sara Duterte. Nang hindi na matuloy itong arrest warrant, itong formal arrest warrant, kasi pipigilan yan eh, ng kampo nila Digong. Ang paghuli dito kay sa kampo nila Duterte. Ganyan po guys, dapat marunong tayong tumingin. Marunong tayong kumilatis. 'Di ba? Ngayon, alam na nila eh, bakit kasi in-spill out din ni Trillanes yung mga ganitong mga sensitibong information, hindi to dapat sinisiwalat. Pero alam ko na mayroon ding reason itong si Senator Antonio Trillanes kung kaya't nire-reveal niya ito para nang mas malaman natin ng maaga kung ano pa yung mga possible moves nila. Basta alam ko may reason din to kung kaya't nilalabas ito ni former Senator Antonio Trillanes. Pero trust the process na lang tayo guys. Baka may magsasabi dyan na trililing. Wala kaming pakialam kahit sabihin yung trililing itong si Trillanes. Trililing pala eh, bakit kayo kinakabahan? Trililing pala, attack dog pala itong si Trillanes, eh bakit kayo kinakabahan? Diba? Yun yung pinakapunto dito. Pinapaniwalaan nyo si Trillanes, eh diba sabi nyo trililing, hindi naman credible person itong si Trillanes, eh bakit kayo kinakabahan? Bakit kayo nangangatog? Diba? Nagigets nyo naman ata guys yung punto ko, ano? So anyway, yun lamang po guys at it's me again, si Mimali Shanyo, tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.